sa ngayon, nag-aantay po ako kay Pangulong Duterte kung sino po yung kanyang susuportahan. Oh, sa ngayon, nag-aantay po ako kung kay Pangulong Duterte kung sino ang kanyang susuportahan. Reaction TV, tanongin kita. Sinabi ho ba ni Senator Go na ako sa ngayon, inaantay po namin ni Pangulong Duterte kung sinong i-endorso ng aming partido? Don't tell me, Reaction TV, na mas malapit ka pa kay kay Senator Go kaysa... mas malapit ka pa kay Pangulong Duterte kaysa kay Senator Go. Ha? Te, ano to? Gumagaya na lang kay Itansong Pinoy na feeling close? Ayan na nga ho si Senator Go, sinasabi niya, mag-aantay ako kung sino man ang i-endorso ni Pangulong Duterte. Malinaw, si Pangulong Duterte ang mag-i-endorse, hindi ang partido. Ano naman personally, kung sino po yung pinakamalapit sa makakapagpatuloy ng magagandang programa ni Pangulong Duterte, halimbawa po, itong mga building program. Ang choice nga nila kung sino daw yung pinakamalapit na makakapagpatuloy ng ano ni Pangulong Duterte. Ito nga, gusto ko nga tanongin si Reaction TV. What if ang pinili ni Pangulong Duterte ay si Bongbong Marcos? Sigurado ko, mga 200% to 3,000%, ha? Sasabihin nyo na si Pangulong Duterte ang nag-endorse doon. Kasi si Marcos ang pinili. Pero pag iba ang pinili ni Pangulong Duterteng kandidato, sasabihin ninyo yung partido ang pumili. Diba? Bakit to? Kasi ho, medyo sa totoo lang, karakteristik ninyo ang double standard. Yung totoo. Tuloy. Ito po. Itong galing probinsya. Itong mga housing po ng ating gobyerno para sa sundalo at sa pulis at sa mga mahihirap. Malasakit centers, pero wag na nating pahirapan yung mga kababayan natin. Ibalik natin. Kung sino daw yung malapit sa magpapatuloy ng mga ginawa tulad ng malasakit center. So in other words po, iniisa-isa ni Senator Go yung qualification na hinahanap ni Pangulong Duterte. Hinahanap nila eh. Sino ba yung pwede magpatuloy ng build? Sino ba yung pwede magpatuloy ng malasakit center? Again, I'm not saying it's ko. Hindi. Posible ga? Posible na si Bongbong Marcos. Posible ho yun. Posible si Isko. Posible si Lacson. Wala pa hong tinatanggal sa choices. Siguro si Robredo lang ang hindi kasali. Diba? Pero what am I saying? Kami bilang Duterte supporter, the true supporter of the President, Rodrigo Roa Duterte, will wait for the President endorsement. Aantayin namin. Marunong kaming rumespeto, marunong kaming sumunod, at yan o ay i-analyze namin kung ito ba ang karapat-dapat. Kunwari ho, halimbawa, bibigyan kita ha, ang boto namin, isang kandidato ay 100%. Okay? Siguro, yung endorsement ni Pangulong Duterte, malamang 50% ang timbang nun. Tapos siguro, another 10% kung ano ang stand niya sa issue ng federalism, another 10% kung anong stand niya pagdating sa death penalty, another 10% kung anong stand niya sa iba pang bagay. Okay? Iyon ay halimbawa lang ha, hindi ko sinabing yan na kagad. In other words po, malaki ho ang tiwala namin na pinag-aaralan ni Pangulong Duterte at alam niya kung sino yung kandidatong hindi magpapahamak sa bayan natin. Huwag nyo kasing pinangungunahan. Again, pwede ho na si Bongbong Marcos yun. Hindi ko tinatanggal si Eksena. At kung yun man ang piliin ni Pangulong Duterte, malaking parte sa akin ang sasabihin ko ay, bakit kaya yun ang pinili niya? Baka meron siyang nakitang maganda dun. Diba? Alamin natin. Kasi nga ho, the President knows more pagdating mo sa governance sa Pilipinas. Sa mabilis na servisyo. At the most important para sa akin sa ngayon, itong COVID response natin, huwag talagang maputol dahil ang ganda na po. Kumpara po sa ibang bansa, ang ganda na po ng ating COVID response, ang ating vaccination rollout. Ayan o, totoo ho yan, di ba? Yung pagdating sa health, okay? Sinasabi ni Senator Go, ang isa sa mga criteria na pipiliin ni Pangulong Duterte ay yung magaling sa COVID response, di ba? Kasi yan ang importante, yan ang concern ni Pangulong Duterte, di ba? Kaya nga ho si Sec. Vince,
Kanya hong isipin niyo to, ha, galing sa BCDA, nag-resign doon, ano ginawa niya? Sinasabi ng iba, napunta daw kay Isko, pero ang totoo niyan, ginawang secretary, presidential advisor I think for COVID response, something like that. Kasi nga si Pangulong Duterte, yan ang paulit-ulit niya sinasabi, bakuna, bakuna at bakuna. O, di ba? Dapat hindi po ito maputo. Sino yung pinakamalapit dyan? Yun po ang susuportahan namin ni Pangulo. Ayan na naman yung iba. Biglang change of part. Ang hirap. Ito ha. Gusto ko lang ipaunawa dito sa mga tansong nanonood. Ha? Okay. Makayong mga tansong nanonood. Si Banat Bayho ay hindi panatikong tulad ninyo. Nasarado na isip. Si Banat Bayho at ang mga banateros dito, marunong mag-research at mag-Google at pag-aralan ang mga kandidato. Ang tinuturo ng channel na ito ay maging objective. Ibig sabihin, pag may magandang ginawa ang isang kandidato, dapat palakpakan. Pag may pangit, dapat banatan. So kung sino man yung mga susunod na kandidato na makikita nating maganda ang kanilang ginawa, kahit sila pa ay dating ganito ang political leaning nila, basta maganda ang ginawa, palakpakan natin. Alam nyo, it's time for us Filipinos to be matured. Ang problema sa atin, hanggang ngayon, marami sa inyo, panatiko pa rin. Wala kayong pakialam kung may ginawa bang masama yung kandidato ninyo? Wala kayong pakialam. Ganito ha, bibigyan ko yun ng sample. Oh, ganito kayo kapanatiko. Galit na galit kayo sa mga trapo. Oh, hindi ko na lang papangalanan. Galit na galit kayo sa mga trapo, di ba? Nung nakipag-unit team, may pautot pa kayong unit team sa mga trapo. Oh, ano ginawa ninyo? Ay, bigla na kayong bumait. Bigla nyo nang gusto. Bakit? Ang tawag dyan, panatiko. Sumusunod lang kayo. Even if dati, binabanatan nyo yung mga trapo na yun, ngayon, biglang, ay, gusto nyo na rin siya. Bakit? Sabi kasi nung Panginoong kandidato namin, unity with them. Oh. Kasi nga ho, walang prinsipyo ang tawag doon. Dito sa Banat by Channel, tinuturuan natin ang mamamayan na tingnan ang ginagawa ng kandidato, tingnan ang ginagawa ng mga politiko at hindi yung magiging panatiko. Naintindihan? Ay, naku po, ha? O, tuloy-tuloy. Duterte, ako naman po, hindi pwedeng niwalay. Personally, kung kahit na gusto ko mang po, meron akong gusto suportahan, pinakamalapit sa mga pagpatuloy, inaantay ko rin po si Pangulong Duterte. Dahil, hindi ko sabihin, iisa naman ang aming direksyon. Siyempre, meron pong gusto. Papahiwatig, meron pong may gusto na kausap si Pangulo at anong pwedeng may tulong rin po ni Pangulo. Siguro, maybe papalipasin muna ni Pangulo yung Pasko at kailangan rin po niyang magpahinga at kailangan ni Pangulo na tumutok dito sa ating COVID response. Yan po. Ayan o, kasi yung iba, atat na atat sila. Sino ba talagang endorse ni Pangulong Duterte? Kaya pinangungunahan itong mga tanso. Ah, wala-walang endorse si Pangulong Duterte. Partido niya. Hindi ko maintindihan. Bakit ba kayo nagmamadali? Eh, sabi nga ni ito ni Senator Go, sandali ho. Pasko ngayon eh. At yung tao, meron din pamilya yan eh. May pamilya din ho yan na kailangan niya makasama, kailangan niyang at the same time, nagtatrabaho pa ho siyang bilang presidente. Kita niyo nga, non-stop ho yung mga event niya. May event siyang pinuntahan. Mamaya, didiscuss natin. At the same time, talk to the people siya. Itong pangulo natin, naghahabol ng trabaho bago matapos ang kanyang termino. Kayo namang mga tanso, bakit ba kayo masyadong natitreten? Diba natitreten kayo na kailangan mag-decide na ngayon na ngayon na ngayon na makautos kayo?